Mapagpalang araw mga kaibigan at katropa, patuloy ang mga negatibong komento ng mga hindi nagustuhan ng pinakitang laban ni Cuadro Alas kontra Ugune. At patuloy din sa pagtatanggol ang mga solid supporters sa naging performance ng ating pambato. At may mga haka-haka na dahil sa poor performance ni current WBO Global Super Bantamweight Champion, Angas ng Pinas, General Cuadro Alas Casimero, ay dismayado ang kanyang promoter na si Masayuki Ito. At may mga nagsasabi din na dahil sa kanyang poor performance kontra Ugune ay nawala na ang ating inaasam-asam na Naoya Inoue versus Cuadro Alas. Sa kabila ng nakakalungkot na resulta ng laban at mga balibalitang di magaganda, ay dapat pa din tayong maging masaya dahil may good news pa din at galing yan sa isang tunay na reliable source mula sa kampo ni Cuadro Alas at sa grupo ng promoter, courtesy sa Pauka Sports Channel ni Sir Pau Salud. Masayang balita ang ating nalaman nang nagsalita sa live ni Sir Pau Salud ang reliable source na nagmumula sa kampo ni Cuadro Alas at kampo ng promoter na si Sir Popsicultura, na ayon sa kanya, hindi nagalit ang promoter ni Cuadro Alas na si Masayuki Ito. Masaya pa ito dahil hindi naman nakansel ang Naoya Inoue versus Cuadro Alas. Humaba lang ang proseso dahil kailangan ni Cuadro Alas tapusin ang unfinished niyang laban kontra Ugune. Ang nakansel ay siya na ang next o siya na ang isunod ni Inoue. Kaya kailangan lang tapusin ni Cuadro Alas ang unfinished business niya kay Ugune at seal siya pa din ang next na lalabanan ni Inoue. Ating pakinggan ang sinabi ni Sir Popsicultura, courtesy to Pauka Sports Channel ni Sir Pau Salud. FYI, hindi galit ng promoter, masaya pa. Kasi hindi naman na-cancel lang ang sinasabi, ang word mismo sa Japanese, in Tagal, in sa translation. Hindi next, ang na-cancel is yung Inoue, ang next. Yung siya na yung sulod ni Inoue. Humahaba lang ang sabi. Kasi alam mo naman ang mga hapon, mahilig sila sa story, di ba? Kaya nga ang request nila, mas maganda kung si Ugune kasi unfinished business, tapusin mo yan, still ikaw ang sunod ni Inoue. Yan ang sinabi, nasa harapan ako. Ako nag-translate mismo. Good, salamat. At dagdag pahayag pa ni Sir Popsicultura, ay dandil na ang Naoya Inoue versus Cuadro Alas kung tinalo niya si Ugune sa kanilang laban. Aakyat si Mr. Honda at Mr. Uhashi at sasabihin na siya na ang napili na sunod na makakalaban ni Naoya Inoue. Sa kaalaman niyo lahat, it's already a done deal ang Casimero at Inoue kung tinalo niya si Ugune. Aakyat si Honda, aakyat si Uhashi. And kakamayan siya at sasabihin na siya na ang next fight siya nang napili. At panghuli, binasag ni Sir Popsicultura si SB sa kanyang sinasabi na walang Naoya Inoue versus Cuadro Alas kung walang Sean Gibbons at hinibabalik si Cuadro Alas sa MP promotion. Tinanong ko pala kay Honda Sang yan. Nag-usap kami ni Honda Sang ng 2 minutes. Kasi si Champ, pumasok siya saan. Tinanong ko din, sabi ko, totoo ba yung sinasabi ni SB? Hindi niya naman kilala si SB. Pero sabi ko, mayroong vlogger sa Pilipinas na sinasabi na it will never happen if walang Sean Gibbons. Kung di babalik si Champ kay Sean Gibbons. So, no, there's marunong mag-English si Honda Sang. Hanggang sa muli mga kaibigan at katropa, tuloy lang ang suporta sa ating Angas ng Pinas, Cuadro Alas, at ating abangan ang kanyang rematch kontra Ugune.